Tingin ko suicide yung pinasok ng ano, ng Tape Incorporated. Kanilang decision yun eh. Sabi ng isa pa rito, si Lynn Agustin, nakakaiblat, fake bulaga. Nabas ng nabas mga kababayan yung ano, yung bagong itbulaga. Tuloy mga kababayan ang kontrobersi sa itbulaga. Hindi mapakali yung mga fans. Ano ba? Hindi matahimik mga kababayan. Talagang namimiss nila yung trio. Instead na ma-appreciate yung mga bagong host, mga kababayan ng Itbulaga. Ganon talaga po. Di ba? O ngayon, dahil sa ating pagbabalita mga kababayan dito sa controversy ng Itbulaga, yung bagong Itbulaga, pati tayo nadamay sa basi. Sabi ng nag-react dito, si Joselito Palacio, dati ko man itong buzzer po. Pero hindi ko siya, no? Hindi ko siya binablock. Ayos lang, ibas ninyo ako. Buzzers, pasok! Hindi man tayo pikon tulad ng ibang mga vloggers po na ayaw nilang tinutulig sa. Ako, sanay sa ganun po. Ipinasok natin yung hanap buhay sa, ano, sa showbiz. Showbiz, di ba to? Yung vlogging po. Ah, pinasok natin ito. Dapat hindi tayo onion skin. Di ba? Ah, sabi dito, nakikisakay ka lang sa isyo ng TBG para sumikat kayo. Ngayon, sabi ng mga nag-react, sikat na si Sir Dan, ikaw. Sabi ni Christian, sabi ni Tagalog Malate, sabi ni Christian Mendoza, grabe ka naman, kuya, ang harsh mo kay Sir Dante. Oh, kita na ninyo. Sabi ni Silimi, naligaw ka? Buinilta na mga fans natin, mga kababayan, yung mga buzzers natin. Sabi ni Luz Cortez, bakit makikisakay si Sir Dante? Sikat na siya. Kaya nga ang dami niyang ads. Yung mga videos natin, yung iba nagre-reklamo na, wala man po akong control dito sa mga commercial ads na na nakikita po ninyo. Yung mismong YouTube po yung naglalagay niyan. May kwan tayo, tayo yung naglalagay ng commercials, pero sila pa rin ang may final control niyan. At pati kayo, may control naman kayo, di ba? Pero siyempre, sinasabi ko na huwag na ninyong i-skip yung mga commercial ads. Kaya lang minsan, yung mga commercials natin, napakahahaba na. Bala na kayo kung ano yung magiging judgment ninyo po. Di ba? Sabi ng isa pa rito, si Silimi, naligaw ka yata bro. Hindi na kailangang makisakay si Mr. Maravillas. Marami na siyang viewers, subscribers sa ilang channels niya. Kasama na ako doon. Oh, kita mo na. Nag-away-away yung mga mamamayang Filipino dahil dito sa controversy sa Itbulalo. Ay, Itbulalo? Itbulaga. Sabi nga ng iba, gawin na lang niyang Itbagoong kaya para may pantimpla tayo. Yung ano-anong naiisip ng mga tao, kahit anong title ng show nila, sisikat pa rin sila basta't nandyan ang tatlo, kahit Itbulalo, mas magaling. Sabi rito ng isa, 1980 high school kami, una naming nakilala si Tito Vic and Joey sa pagkanta ng pakwela, jokes, istorya, in the songs at magaling at magaganda talaga ang mga boses nila. Kaya noong itatag nila Itbulaga, tinangkilik agad ng mga tao. Kakaiba sila magpasaya ng mga tao. Sabi ni Celine N. Sir Dan, daig mo pa nga ang Itbulaga sa dami ng komersyal. talo pa natin, hindi tayo sumasayaw-sayaw dito. Wala tayo mga musical backgrounds.
or intro. Talagang flat lang po. Pag nag-musical background tayo, trinay natin noon, laging na, ano, laging na, nadidelete yung channel natin. Copyrighted pala. Sabi ng isa pa rito, It Bulaga is not entertainment alone. They gave scholarship to deserving students in all walks of life. Walang pinipili kahit saan ka pang probinsya at hindi basta na lang. Pambayad lang sa eskwela. Complete subsistence talaga. Marami nang napagtapos nila at topmost pa sila sa government exam. Dapat sana magbigay ng inspirational comment man lang mga estudyante na itinaguyod ng Itbulaga na ngayon ay ganap ng matagumpay sa larangan ng kursong kanilang pinili. Sabi ng isa pa, tama po, Itbulalo, puro sayawan ng ingay, hindi nakakatulong sa masa. Binas ng binas mga kababayan yung Itbulaga na mga viewers. Pero in fairness, yung mga bagong host, wala mang kasalanan yon. Trabaho lang yon para sa kanila, kina Paolo Conte. Siyempre, kung ano yung instruction sa kanila. Under contract sila kasi. Mga contract star sila. And kung ano yung gustong ipagawa, siyempre, ng management, ng GMA, kasi biglang nawala yung nagsipag-alisan lahat yung mga host ng Itbulaga. Siyempre, gagawa ng paraan po yung GMA management. So, wala mang kasalanan po yung mga pumalit, kundi sumunod lang sila sa trabaho nila. Di ba? Kaya lang, siyempre, may resistance yung mga mamamayang Filipino, yung mga viewers. Normal po yon sa mga pagbabago. Hindi pa nila matanggap, pero later on, baka matanggap rin ng mga mamamayang Filipino. Kung talagang hindi, di give up. Ganon lang naman yon, di ba? And later on, kung halimbawa, yung Tape Incorporated, maging failure siya at mabankrupt, huwag naman na niya, Mr. Maravilla. Ganon lang naman yon. Kung hindi magkiklik yung kanilang production, eh, siyempre, magsasara yan. Di ba? Yun man lang ang mangyayari niyan. Kasi, siyempre, yung mga viewers, hahanapin yung original Dabar Cards. So, pupunta yon uli, mga kababayan, doon sa Itbulaga original ni Tito Vic and Joey. And who knows, pagdating ng oras, na bankrupt yung Tape Incorporated kasi mahina yung production nila. Kasi yung in-charge man talaga po sa production ng si Tito Vic and Joey. Then, yung bagong company, kung ano man yon, kung Itbulaga pa rin, di ba? Ayan ang possibly in the near future, mga kababayan, baka bumalik pa rin sa GMA. Or kung hindi na, di, nasa sa inyo na yon. Kung saan kayo masaya, di ba? Di doon na kayo sa, kung sa TV5 or CNN Philippines, ang dali naman po pumihit. Ako nga, yung mga viewers ko po, ay mga viewers, mga listeners ko po sa radio, sa mainstream, dito na sa akin ngayon lahat, all throughout the world. Siyempre, hanapin ako. Nang nawala ako 2016, nakita ako ng mga kababayan sa live streaming sa Facebook. Tapos, dito na tayo mga kababayan sa YouTube. O di, nakikita nila ako, hindi lang naririnig, kundi nakikita na nila ako ng personal. Di ba, solve na solve? At nagagawa natin yung gusto nating gawin na walang mga kung sino-sinong nagdidikta sa atin. Ganon lang naman po. Sabi ni Maris Borja, ikaw talaga Mr. Dante, pinatawa mo naman ako ng Itbulalo. Hindi lang Itbulalo. Pag nalugi po yung company, yung Tape Incorporated, maka ituyo na lang at itinapa or bagoong. O di ba? Sabi ng isa pa rito, gawin na lang pong Eat All You Can. Ang titulo, para may konting sense, need nila ng magagaling na head writer. Makinig ka halos hos. Tingin ko suicide yung pinasok ng Tape Incorporated.
Kanilang decision yun eh. Sabi ng isa pa rito, si Lynn Agustin, nakakaiblat? Fake bulaga? Nabas ng nabas mga kababayan yung ano, yung bagong itbulaga. Sabi ni Celso Espejo, from entertainment to boredom. Ah, comedian din po kayo sa lahat po sa follow-up ng itbulaga. Ay, hindi ko masyado na ano, naintindihan. Comedian din po kayo. Salamat po sa follow-up ng itbulaga. So gusto nila yung topic natin sa itbulaga. Sabi ni Lloyd Asison, Kawawang Tape Incorporated, condolences na lang po sa hate bulaga. hindi na hate bulaga, naging hate na, hatred. Ah, hate na hate ng mga tao. Sabi ni Danilo Sanchez, it bulalo, sabay ako dyan. Yan ang magandang ipalit nila po, it bulalo na lang para sabi ko, sumarap yung tanghalian. Pag wala na, kasi siyempre hindi matanggap ng mga tao, ituyo na lang. Walang commercial eh. Hindi mabibili nila yan. Tinapa, kung hindi tinapa, tuyo na lang. Sabi ni Bob, galawang piryahan TV, piryahan TV ang show. Para na lang daw yung pirya sa piyesta siguro. O ngayon, sabi rito sa bandera mga kababayan, hirit ng anak ni Joey na si Jaco sa mga bagong host ng Itbulaga, just do what you're paid to do. Sama nyo na yung delikadesa, dignity and respect. Matapang na at manghang ang mga naging pahayag ng anak ni Joey De Leon na si Jaco De Leon kaugnay ng mga kontrobersyang kinasangkutan ngayon ng Itbulaga. Nagbigay ng pahayag si Jaco tungkol sa bagong bersyon ng longest running noontime show sa bansa na balitang mapapanood muli ng live sa GMA7 ilang araw matapos magpaalam sina Tito Vic and Joey. Kahapon nga po, nag-live sila mga kababayan kaya lang na nabore yung mga tao. Hindi matanggap. Sasabi rito, siyempre ipinagtanggol ni Jaco ang kanyang amang si Joey. Pati na rin ang dalawa pang original host ng noontime show na si Tito Sen at Bossing Vic. Sa kanyang Twitter account, nagpost si Jaco ng mensahe na may kaugnayan sa 28 years ng Itbulaga sa GMA7 at sa pamamaalam ng TBJ sa tape last Wednesday. So sabi niya, for the past 28 long years, our Dabarkads and the real Itbulaga have been bringing in loyal non-time audiences to the Kaposo Network, not to mention OFW audiences to Pinoy TV. Until a couple of days ago, when all of a sudden, they apparently did not belong anymore. Bigla na lang na anya na nawala. June 23, the Dabarkads creative staff, majority of its crew, down to loyal security guards are back on the move to find a new place to call home. Once again for their historical show, Sentimiento ng Anak ni Joey De Leon. Pagpapatuloy pa niya, end of the day, principles, loyalty, honor, and virtue, hopefully, are qualities that still matter. Minsay naman niya sa mga bagong host ng noontime show na kinuha ng tape, for all the new hosts, please, I'd appreciate if you spare us the crocodile tears and pseudo sentiments towards the show and the fans. Just do what you paid to do. Thanks. Anya pa. Sabi rito, ipinost din ni Jaco sa kanyang Instagram story ang sunod-sunod niyang tweet na may caption na sama nyo na delikadesa, dignity and respect. Anyway, yan man lang po mga kababayan, mga kwentong entertainment. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, tinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan.
Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos? Yung mga inquiries ninyo po, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.